guys, hello guys, this is Camille and welcome to my channel. So yes guys, para sa mga nagtatanong po kung ilang months ang inaantay mo bago ka makarating dito sa Taiwan, ay ibabahagi ko po ang naging experience ko. This is my second company, so magkaiba po yung experience ko dun sa unang company ko at dito sa second company ko. So sa first company ko po, napakabilis po ng process. Actually, 2 months lang ako yung nakaalis na, way back 2015. So yun yung first company ko. Location po niya ay Taipei. Isa siyang optical company. So within 2 months, nakapag-process na kami at nakaligpad na. So iba naman yung experience ko po dito sa aking second company. Dito sa second company ko po ay 6 months. 6 months akong nag-antay guys bago talaga ako nakarating dito or nakapag-flight. Bago kami nagkaroon ng mga process. So natagalan siya, almost ano talaga siya, kalahating taon ang inantay. Pero guys, yung iba kong mga kasama, 8 months sila nag-antay. 8 months po sila nag-antay bago talaga sila nakapag-flight. Ay, sorry po at nag-inantay dito. Nandito kasi ako sa labas ng company. Ay, hindi. Ng dorm, actually. So, sorry po sa ingay. So, yun. So, ang nangyari po, natagalan. Natagalan po ang aming pag-antay or yung pag-flight po namin. So, yung mga iba po ng kababayan natin na sa Pilipinas ngayon, alam ko nag-aantay kayo ng flight nyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi naiintindihan ko yung feelings nyo kasi nung time na yun, talagang akala namin hindi na siya darating. So, nung time na yun is wala pang COVID. So, wala pang mga virus pero ang tagal ng inantay po namin. At alam nyo yun, mas marami pa mga kapwa natin, mga kababayan na nakakaranas din ng ganun, yung pag-aantay na ang tagal. Pero, ang sinasabi ko po, hindi po lahat ay ganito po yung naranasan. Tulad po nung first company ko, 2 months lang ako yung nakaalis na. Bakit po nangyayari yun? Guys, yung flight natin dito, yung pag-alis natin sa Pilipinas is nakadepende talaga siya sa company. Sa maingay dito. Sa company natin. Dahil depende po siya sa job order. Yun ay nire-request nila yung mga tao dun sa agency kung saan tayo nag-apply. For example, sa month of March, kailangan 100 yung mga workers ang makalipad. Kasi kailangan nila. Tapos, April, kailangan na naman nila. So, depende po siya sa job order. So, guys, mag-antay din po tayo. Alam ko, napakahirap ng nararanasan natin sa pag-antay kasi nasubukan ko po yan. Yung mag-antay na ang tagal-tagal. So, yun. So, guys, ang tagal ng inantay namin nun. So, kung ngayon nag-aantay ka, darating din yan. Dahil ngayon, kasi meron po tayong pandemic or yung meron tayong crisis na kinakaharap. So as long as wala naman pong sinasabi na canceled ang ating mga flights, ang ating application, huwag pong mawala ng pag-asa. Ikaw din ay makakarating dito. So as of now po, ako ay 9 months na dito sa Taiwan. Actually, nandito ako sa Tainan. So 9 months na po ako dito. So para sa mga kababayan po natin na nag-aantay dyan, huwag mawala ng pag-asa. Napaka hirap pong mag-antay, alam ko, kasi nandyan din po kami before. Pero yun, nag-antay kami, nag-pray talaga na makaalis. And sana kayo din po makarating na dito. At yun, makapag-start na magtrabaho at makapag-ipon. So yun po, nangyayari po pala yun guys, diba? Dahil sa job order, balikan lang natin. Dahil sa job order ng company. Ang nangyari sa amin, kaya sobrang tagal, by batch po yun. So, sobrang dami namin pumasa. Parang almost 300 kami. Maingay po ha. Yung mga birds natin dyan. Almost 300 yata kami pumasa. By batch po kami umaalis. Actually, parang yung batch namin 30 per flight. Per flight po siya. Parang ganun. Sa isang week, may dalawang flight. So,
ang nangyari, natagalan dahil nga per batch, tapos yung pong job order na nanggagaling po sa company ay ilan lang that time. So, yun. So, magpong mawalan ng pag-asa, guys. Hopefully, makapag-flight na po kayo, makakuha na kayo ng flight, at tuloy-tuloy na po yung process niyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, mag-sub na po kayo at ikukwento ko po yung experience, yung mga tips at kung ano po ang meron dito sa Taiwan. Marami pong salamat. Bye-bye!